Napaiyak na lang ang batang ito sa pagtatapos ng paghahanap nila sa kanyang ate na huli nilang nakita noong bisperas ng bagong taon. Naagnas na bangkay na kasi nang natagpuan si Jera May Lumakang habang nakasilid sa sako sa isang bakanteng lote sa barangay Puntod, Cagayan de Oro. Natagpuan malapit sa kanya ang kanyang damit pang ibaba at isang martilyo. Dalawang saksi ang nakakita sa paggahasa o mano kay Lumakang ng nobyong si Rick Jan Sumalpong Polinar bago niya pukpukin ang biktima ng martilyo sa ulo at isilid sa sako. Naaresto na si Polinar. Sa investigasyon, nakainuman daw muna ng biktima ang suspek at dalawa nilang kaibigan. Pinagselosan o mano ni Polinar ang dalawang kaibigan matapos malamang nakarelasyon din sila ni Lumakang. Kaya nang pabalik na sila matapos bumili ng dagdag na alak, hinila raw ni Polinar si Lumakang. Doon na nangyayari yung pag-rip sa biktima. Tapos pag-rip, saka na niya pinukpok ng martilyo at isinusulod ng sako sa sako. Sa kabila ng pagtanggi, naharap sa kasong rape with homicide ang suspect. Sandra Aguinaldo, GMA News.